Naungkat sa pagdinig ng Senado ang sinasabing shooting range sa compound ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Kinwestiyon ng byuda ni Governor Digamo na si Pamplona Mayor Janice Digamo ang paggamit sa bahagi ng lupain ng pamilya Teves para sa target shooting. I would like to know if yung pagbabaril po, pagbabarilan na katuwaan po na ginagawa ng mga friends at family ni former Governor Henry Teves ay isa bang licensed and registered firing range within the vicinity of their sugar mill? We would like to have that on record and we can add that to the cases we will file against former Governor Henry Teves. Ako mismo, sir. Ako, some of my friends, we put a backstop and we put some steel plates. I'm a sport shooter, sir. It's not a daily katuwaan. Maybe it's a monthly katuwaan if you would ask it for once or once every 2 months katuwaan. It's just, you know, but it's not really a range, a commercial range na maraming tao pupunta doon. Sinabi ni PNP Firearms and Explosives Office Chief Colonel Paul Kenneth Lucas na dapat ay inirehistro bilang firing range ang anumang pribadong lupa. Based on our record, sir, wala pong nakaregister, sir, na firing range doon sa sugar mill. Halos 200 resource persons ang dumalo sa pagdinig, kabilang na si Maria Luciana Tizon na byuda ni Bayawan Councilor Alex Tizon na napatay naman noong 2020. The case was already filed in the trial court. However, our evidences went missing while in the custody of the court. Sinabi mo kanina na mga abogado doon ay takot. Sino kinatakutan nila? Ayaw nilang humawak ng mga kaso ninyo doon dahil sila takot baka mamatay. Sino kinatakutan nila? Takot silang mamatay. Sino kinatakutan nila? Tinulong mo sila kung bakit ayaw nilang tumulong, takot silang mamatay. Sino kinatakutan nila? Si mga tibis. Mga tibis? Yes. When you say mga tibis, sino yun sila? Si Arnie Tibis. Hinikayat naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang Department of Justice na magtalaga ng Special Panel of Prosecutors na tututok sa mga kaso ng patayan sa Negros Oriental. Sa tala ng Philippine National Police, umabot na sa mahigit 500 kaso ang patayan sa probinsya mula noong 2018. Pinapa-disaggregate ko yung 500 killings, no, from 2018 up to the present. 500 daw yung killings doon. Pinag-disaggregate ko kung saan doon yung talagang politically motivated na killings, whether elected government official or ordinary citizen, na ang motive ng killing is politically motivated. So pinapaklaro ko kasi mahirap din na we will jump at wrong conclusion. Nakatakda ituloy ang investigasyon ng Senado ngayong araw.